K-drama is still queen at nakatutulong pa sa turismo ng South Korea. Kabilang sa ating papasyalan, shooting locations ng ilang dramang ating minahal. Nagbabalik si JP Soriano. Mula sa mga Korean broadcasting stations hanggang sa Seoul Festa event, sinuyod ko makita lang ang mga bida ng trending at 2024 high rating K-drama na Queen of Tears. Wait, Baekhyun Woo? Is that you? False alarm man, di tayo uuwi ng Pinas ng Luhaan. Nakarating po tayo dito ngayon exclusive sa venue kung saan kinasal sina Hong Ae-in at Baekhyun Woo ng Queen of Tears at sa kanilang kasal. Makikita nga po yung Han River at ang malawak na view ng Seoul, South Korea. Pero itong Walker Hill Aston House ay hindi lang shoot location ng kasal nina Yoon Woo at Ae-in, kundi venue rin ng real-life wedding nina Korean superstar Son Ye-jin at Yeon Bin, na bida ng K-dramang Crash Landing on You. Nag-window shopping din ako sa mismong mall kung saan kinuhanan ang Queen's Mall sa Queen of Tears. Pero why stop at Queen of Tears? Dito sa Yeoncheon Close School Activity Drama Art Exhibition Hall, makikita ang props ng iba pang K-drama. So ito yung mga ginamit sa K-drama ni Kim Soo-yeon na Moon Embracing the Sun, na bida rin sa Queen of Tears ngayon. Pinasok ko rin ang Suwon Wasong Fortress kung saan kinuhanan ang Love and the Moonlight na pinalabas sa GTV. Sorry. At ang Jewel and the Palace na pinalabas naman sa GMA Network at GTV. Alam niyo po yung eksena kung saan po hinatulan ng kamatayan si Jang Yum, at kapag meron pong hinahatulan ng parusa sa kanila, dito po yon ginawa at na-shoot, at dito rin po talaga nangyari yon nung tunay na buhay nung panahon ng mga old dynasty dito sa South Korea. Yeah. Gabi naman nang bisitahin namin ang location ng hit Korean horror drama na Kingdom. In the Kingdom, he kneeled down in front of this building and asked him forgive him. So the scenery was filmed here, in this building. And in real life, this building is what? The Queen's Residence. Ayon sa Korea Creative Content Agency o KCCA, aabot sa katumbas ng halos 26 billion pesos ang inilaan ng Korean government para sa mga K-drama productions. It also overflows and it also impacts to the other industries, for example, like economy and the tourism. Mula rito sa Seoul, South Korea, at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.